Pagdating siguro sa listahan ng mga pinakamayayaman, siguro ay ini-expect mo ang pangalan ni Bill Gates o ang Facebook founder na si Zuckerberg o ang mga pinakakilalang mayayaman tao sa buong mundo. Pero maniniwala ba kayong isang pet o hayop ay pwede magkaroon ng malaking yaman? Tama ka, pets na sobrang yaman. Well, ayon sa mga website na ito, may mga hayop na nagtataglay ng yaman na kailanman ay hindi kayang maabot ng madaming tao. Narito ang listahan ng mga hayop na pinakamayayaman sa kasaysayan. Number 10. Bart the Bird II. Ang Alaskan brown bear na si Bart the Bird II ay ilan lang sa mga hayop na kinita at pinagtrabahuan ang kanilang naging yaman. Kung mahilig ka manood ng mga pelikula sa nakaraang 20 years at nakakita ka ng isang oso sa pelikula, ay malamang si Bert na iyon. Si Bart the Bird II ay isinunod sa pangalan ni Bart the Bear, isang Alaskan Kodiak bear na gumanap sa duse-duse ng pelikula sa pagitan ng 1970s at late 1990s. Si Bart the Bear ay pumanaw taong 2000. Kahit na hindi sila magkadugo ni Bart the Bird II, sa original na Bart ay parehas lang sila na naging trainer. At kung sa tingin nyo pamilyar si Bart II sa inyo, ay malamang nakita mo siya sa isang episode ng Game of Thrones. Ang net worth ni Bart the Bird II ay nakakahalaga ng $6 million. So guys, kung kukwentahin natin to sa ating pera, pagpalagay na natin naging 50 pesos lang ang palitan, katumbas niya ng 300 million pesos. Siguro ay sobrang mabibiling pagkain niyang para sa isang oso, diba? Number 9. Boom, the Pomeranian. Marahil madami sa inyo ay pamilyar dito sa cute na Pomeranian Cebu na pagmamayari ni Irene Ann. Madalas makikita din siya sa mga memes. Sino nga ba ang hindi matutuwa sa napaka-cute na Cebu? Nakapagtayo ng mga merchandising brand dahil sa kanyang kakyutan. Makakabili din ng life-size stuffed toys version ni Boo. Meron din siyang libro tungkol sa sarili niya at milyong-milyong social media followers. Sa Facebook page pa lamang ay meron niyang 16 million followers. Naging ambassador din siya ng US Airlines at lumabas sa madaming TV shows sa Amerika. So matutal ang kinita ni Boo ay sa kanyang naging trabaho ay $8 million. Pero December last year lang ay pumanaw si Boo sa edad na 12 years. Number 8. Conchita, ang chihuahua na si Conchita ay binansagang bilang Queen of Miami. So bakit kaya nagkaroon ng ganitong yaman ng isang chihuahua? Nang pumanaw ang may-ari ni Conchita na isang socialite millionaire na si Gail Posner na taga Miami taong 2010 ay nag-iwan ng $3 million trust fund para kay Conchita at ang 8.4 million mansion sa tabi ng beach sa Miami. May 7 bedrooms ito, 8 bathrooms, courtyard, rooftop terrace at may isang private gym. So matotal, 12.4 million ang halaga na iwang yaman para kay Conchita. At ang 7 staff ni Posner ang na-appoint para mangalaga sa spoiled brat na aso na si Conchita. So guys, sa tingin nyo, paano kaya yung pag namatay yung aso, kanino mapupunta yung mansion? Number 7. Blackie ang dating record holder bilang richest cat in the world. Tulad din ni Conchita naman na din ni Blackie ang kanyang napakalaking yaman. Alaga siya ng pumanaw na si Ben Rea noong 1988 na isang millionaire antique dealer. Ang antique dealer na si Ben ay may 15 pusa at si Blackie ang kaisa-isang survivor na lang ng mga alagang pusa ni Ben. Nag-iwan si Ben ng $12.5 million para sa kanyang minamahal na alagang pusa. Malamang madami sa atin na hindi kayang kitain ang ganitong kalaking halaga. So guys, malamang pumanaw na rin si Blackie dahil sa tagal ng panahon. So kanino kaya napunta yung mga yaman na naiwan niya? Number 6. Tomasino, sino mag-aakalang ang dating pusang kalye ay magiging isa sa pinakamayayamang pusa sa mundo? Ganyan ang kwento ni Tomasino na isang rescue cat at inampo na isang napakayamang byuda ng Italian property tycoon. Nang pumanaw si Maria taong 2011, pinamana lahat ng ari-arian sa kanyang alagang pusa. Sa katunayan, si Maria ay nagpaplanong maghanap ng isang animal welfare organization para ibigay lahat ng kanyang ari-arian at para sila na din yung mag-alaga kay Tomasino. Since hindi nga kasi nagkaroon ng anak si Maria at ang kanyang mister.
Pero sa kasawian palad, walang nahanap si Maria na karapat dapat na organisasyon na pagbibigyan ng lahat ng kanyang yaman. Nagdesisyon si Maria na ibigay lahat ang kanyang yaman sa alaga niyang si Tomasino sa pangangalaga ng kanyang dating nurse na si Estefania. Nawala ding kaalam-alam na ang kanyang amo ay isang napakayamang tao. $13 million ang lahat ng yamang naiwan kay Tomasino. Si Tomasino at Estefania ay nakatira ngayon sa Roma kasama ang iba pang pusa. Number 5. Gigo. Siguro ay lahat tayo ay nagnanais magkaroon ng milyong-milyong halaga sa ating bank account, diba? So, ganyan ang kwento ng isang manok sa Britanya. Kabilang sa pinakamayamang hayop sa mundo, ang isang manok. Tama kayo, isang manok sa Britanya. So guys, kung inaakala nyo pang KFC lang at pang Chicken Joy lang ang mga manok, ibahin nyo tong si Gigo. Ang manok na may $15 million na yaman. Siya din ang world richest chicken in the world. Nakuha ni Gigo ang yaman niya nang pumanaw ang kanyang amo noong 2011 na si Miles Blackwell na isang British publishing tycoon. Ayon sa isang pahayagan, after 3 weeks nang mamatay ang misis ni Mr. Blackwell at ibinenta din ang kanyang kumpanya, ay namatay din ito at naiwan sa kanyang alagang manok ang $15 million na yaman na mag-asawa dahil wala din naman silang naging anak. Number 4. Ang mga aso ni Oprah Winfrey. Malamang sa alamang guys, kilala nyo na itong si Oprah o kaya napapanood nyo siya sa kanyang TV shows. At alam din naman natin lahat na bilyonarya itong si Oprah. Ang limang mga alaging aso na sina Luke, Lila, Sadie, Sunny at Lauren ay magkakaroon ng $30 million kung sakaling pumanaw ang bilyonaryang si Oprah. Number 3. So kung tatantyahin natin yung halaga nun, guys, ay merong 1.5 billion pesos ang yamang iiwanan ni Oprah para sa kanyang mga aso lamang. Olivia Benson. Kung fan ka ni Taylor Swift, malamang ay kilalang kilala mo na si Olivia Benson, ang Scottish folk cult ng singer na si Taylor Swift. Si Olivia ay isa sa mga pets na kinita ang kanyang yaman. Dahil nga alaga siya ng isa sa pinakasikat na singer sa buong mundo, ay nagkaroon siya ng madaming endorsement deal. Kabilang na dyan ang Diet Coke at ang sapatos na Keds. Ngayon, may $97 million na kinita si Olivia. At counting pa yan, guys? Guys, isipin nyo na lang kung ganong kalaking halaga ang $97 million. Number 2. Grumpy Cat. Unang sumikat si Tardar Sauce o mas kilalang Grumpy Cat taong 2012. Nang mag-viral ang kanyang pictures dahil sa kanyang kakaibang itsura. Kinagiliwan ng mga netizen ang nakasimangot na mukha ng pusang ito na naging instant celebrity. Ang muding itsura o parabang aburidong mukha ng pusang ito ay dahil sa dwarfism. Dahil nga sa nakakatuwang mukha ng pusang ito ay naging meme ito at madalas na ginagamit hanggang ngayon. Guys, kung maaalala nyo, nagkaroon pa nga siya ng pelikula. At nakakuha din siya ng napakadaming endorsement deal tulad Skechers at lumabas sa mga comics at kung ano-ano pang mga produkto na may kakabit na mukha ng pusang ito. Lumabas din siya sa madaming TV shows sa Amerika. Suma total na kinita ni Grumpy Cat ay umabot ng $100 million. Kaya sa tingin ko, kahit ang tao ay hindi kayang basta-basta kitain at ubusin ang ganitong kalaking halaga. Pero guys, kung nabalitaan nyo, last month lang ay in-announce na namatay na si Grumpy Cat ng kanyang amo. Number 1. Gunter Defort, ang pinakamayaman sa ating listahan ay isang German Shepherd. You heard it right, isang aso na may net worth na $400 million. Tulad din ng ibang hayop, namana din ni Gunter ang kanyang yaman. Ang kondesang si Carlota, nakaisa-isang natitirang German royalty ay pumanaw noong taong 1991. Wala itong anak at may alaga lang itong isang German Shepherd na si Gunter III. Makalipas lang ang ilang buwan after namatay si Carlota ay pumanaw din si Gunter III. At ang tanging naiwan na lang ay ang anak ni Gunter III na si Gunter IV na siya ding nagmana ng yaman ang naiwan ng kanilang maharlikang amo. Si Gunter ay mayroon naglalakihang mga mansion sa Germany, mga villa sa Italy at Bahamas.
pati na din ng isang mansyon sa Miami sa Amerika na dating pagmamay-ari ng singer na si Madonna na nagkakahalaga ng $7.5 million na bili taong 2000. Maganda ang ginawa ng mga naiwan na tagapag-alaga ni Ganger. Dahil ang pinamanang $80 million ay napalago nila sa $400 million. Guys, nakakapagtaka lang, 9 to 13 years lang ang tinatagal ng buhay ng isang German Shepherd. Sino kaya ang asong inaalagaan nila ngayon? Si Gunter Deport pa din kaya o anak niya na ito? Guys, I hope you liked the video. Thanks for watching and see you next time.